Happy Sabbath po sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula na muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tunay po na ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang kabutihan, no? Ang tao lang talaga ang nagbabago, no? Nakakalimot sa mga bagay-bagay na ginawa ng Diyos, kaya ang tiwala niya ay minsan nawawala. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago, lagi siyang mabuti. Lagi nakabantay sa kanyang mga anak. Yung mga nangyayari po sa ating kapaligiran, sa ating mundo, ay palatandaan daw po ng malapit na pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ha? Tapos, tayo po ay tinuruan ng Panginoon ng mga palatandaan, no, na ating mapapansin para malaman natin kung siya po ay darating na. No? Nung last 2020, nagbigay po sa atin ng maraming pangyayari sa ating mundo. Nandiyan yung malalakas na lindol, ilang mga pagsabog ng mga bulkan, mga pagbaha, at yun ngang coronavirus na tinatawag na pininsala ang buong mundo. No? Kagaya nung nasabi ko noon sa inyo na may mga mapaglarong isip, no, na nagsasabi na ang susunod daw na mangyayari sa mundo ay paglabas na ng mga zombies, yung tao na kumakain ng kapwa niya tao, no? At sa kasalukuyan po ay nahook ako, or lagi akong nanonood ng isang TV series sa Netflix ba yun, ng title po ay The Walking Dead, no? Hindi mo kailangan na maging matalino para maintindihan mo kung saan o anong pinatutungkulan ng programa. Obviously, sabi po, yung deads are walking, no? Naglalakad yung mga patay. Dito po ay tungkol sa mga virus na nag-infect do sa mundo nila, na naging zombies nga yung mga tao at kinakain yung kapwa nila tao. Sabi ng mapaglarong isip, yan na ang susunod, kakainin ng mga tao ang kapwa niya tao. So, wag naman sana, no? Pero alam niyo po ba na ito po ay nangyari na noong pang panahon, no? Ito pong pero hindi po zombies, na kumakain ng kapwa tao. Ito ang nangyari sa Biblia. Nangyari na po sa Biblia, kumain ang tao ng kapwa niya tao. Pero hindi po zombies na mga pangit, no? So, napag-aralan natin last Sabbath na ang Diyos po ay binulag yung mga soldiers ng Aram o Syria. At binalik din naman yung kanilang paningin pagkatapos ng ilang mga panahon. At itong mga sundalo na ito ay naalaman nila na ang Diyos ng Israel ay makapangyarihan at totoo. Kaya nag-decide sila na hindi na muling umapak pa sa lupa ng Israel dahil sa takot nila sa Diyos. Sa kabutihan ni Elisha at ng hari ng Israel, at syempre ng Diyos, nabago yung puso ng mga Syrian na nag-raid kay Elisha, no? Pero yung puso ng hari ng Syria, ng Aram, ay hindi. Sa tingin ko po, itong hari ng Syria ay napakagaling sa larangan ng pakikipagdigma. Kagaya na lang ng pinag-aralan natin last week na naglagay siya ng mga kampo sa mga strategic places sa Israel, no, para ma-raid nila yon pag dumaan. Pero nakialam ang Diyos at hindi nangyari, hindi siya nagtagumpay. At hindi naman nagtumigil sa kanyang plano itong hari ng Syria. Ang ginawa niya naman ay nag-launch siya ng isang mas malakihang pag-atake sa Israel. Ang ginawa niya po ay inutos niya lahat ng soldiers niya para palibutan ang Samaria, kung saan nandun si Haring Joram, no, ng Israel, at si Elisha nandun po, no, pinalibutan nila. Ang plano po ay para pahintuin o ma-stop yung pagpasok at paglabas ng trade o yung mga pagkain sa city. At sa paraang yon ay magutom ang mga tao at eventually ay sumuko sila,
No, napakagandang plano. Biro mo, gutumin. Pag nagutom talagang tao, eh, susuko yan. Gustong-gustong kumain yung mga tao. So, yung plano niya po ay nagtagumpay naman nung bandang umpisa, nagkaroon ng malaking tagutom. Yung presyo ng mga pagkain nga ay tumaas at yung mga mayayaman lang ang kayang bumili. So, yung mga tao ay nagsimulang magutom ng magutom hanggang sa mamatay yung iba. At meron pang pagkakataon na isang babae ang lumapit sa hari ng Aram, ng Israel, at sinabi niya yung problema niya. Sabi niya nga, pwede po ba ako lumapit sa iyo tungkol sa aking problema? Sabi nga, sabi ng Israel, kung hindi ka na po na papakinggan ng Diyos, ako pa kaya ko, hindi ko kaya 'yon. So sabi ng babae na meron daw siyang nakausap na isang babae sa napag-usapan nila na dahil sa gutom nila, kainin nila yung kanilang mga anak, no? Sabi ng isa, kainin natin yung anak ko ngayon, bukas yung sa'yo naman, ha? O sige, sabi, kainin natin. So, ngayong araw na to, hiniluto nila yung anak nung isa, tapos kinain nila. Nung kinabukasan na, nagutom na naman sila, hinahanap niya yung ano, yung anak nung isa, hindi niya makita, itinago, no? Para mailigtas yung bata. So, ganun yung pangyayari, no, na talagang tagutom, pati yung tao kinakain nila, no? So, hindi naman sila mga zombies, pero nangyari nga yung pagkain o pagiging cannibal nila. At din sa pangyayari ito, lalong nagalit itong hari na si Joram kay Elisha. At inutos niya na ang kanyang kamatayan, putulin ng ulo. At siya yung nagpadala ng officer doon para hulihin nga si Elisha. Mamamatay. So, nung dumating yung officer ng hari sa harap ni Elisha, sinabi naman ni Elisha sa kanya kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanya. Sinabi niya na yung presyo ng pagkain ay bababa, no? Magiging mura uli kinabukasan, no? After 24 hours. Pero nagduda yung officer na yon. Sabi niya na kahit na siguro kahit na buksan ng Diyos ang bintana ng langit, hindi mangyayari yon, no? So, pero inassured siya ni Elisha na mangyayari yung sinabi ng Diyos. Pero, sabi niya, ikaw na officer ay hindi mo matitikman yung bagay na yon, no? At nangyari nga yun, bumaba yung presyo nila kinabukasan. So, nandito po si Haring Joram na minsan na pag-aralan na ata natin. At gusto ko kayong i-refresh kung sino po siya. Si King Joram po ay isa sa mga anak ni King Ahab at ni Queen Jezebel, no? At na kung saan si Jezebel nga nagdala ng pagsamba kay Baal. Nung namatay po si Ahab sa pamamagitan nung kung natatandaan niyo yung Ahab guided arrow, no? Yung bigla na lang nag yung isang arrowman ay nagpalipad ng kanyang pana ay ang tinamaan si Ahab at namatay, no? Ang anak niya si Ahasaya ang naging hari. Pero napag-aralan din natin si Ahasaya ay 2 taon lang naghari dahil siya'y namatay nung nahulog po siya sa rooftop niya, no? Nag-inquire nga siya sa Baal, pero nagalit ang Diyos sa kanya, namatay siya. At ang kanyang kapatid po ang naging hari, ang sumunod na hari, at ang pangalan nga po ay Joram. Hindi kagaya ng mga naunang hari, kagaya ni King Ahab, si Joram po ay hindi siya nag-worship kay Baal. Tinanggal niya yung mga pillars ni Baal doon at siguro pagawa yun ni Ahab. Pero kahit hindi siya sumamba kay Baal, sinunod niya pa rin yung mga sinamba, yung paraan ni Jeroboam, no? Yung unang hari ng Israel. Na kung saan ang Israel ay na nagkasala sa harap ng Diyos, no? Nag-worship sila sa golden calves, no? Sa mga baka na pinagawa ni Jeroboam, no? Sa Deuteronomy 28 verses 1 to 14 po, ang Diyos po ay nagbigay ng generous na blessing sa mga tao na susunod sa kanya.
Sabi po sa verse 14, "Do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them." No? Doon naman sa susunod, yung mga sumunod na verses 15 to 68, which God is sinabi naman ng Diyos doon yung mga curses, mga pagsumpa ng Diyos na gagawin niya sa mga taong disobedient, no? Kung tama po yung math ko, mga 53 verses po yun na mahabang verses na nagsasabi ng mga hindi magagandang mangyayari sa mga taong hindi nag-o-honor sa Diyos. So, kung ano po yung nangyari sa Israel na to, ay yung po yung unang lesson natin. The anger of God is on those who disobey them, no? O disobey Him. Sa ating istorya po, hinayaan po ng Diyos na sila po ay makubkob o mapalibutan ng kalaban na nag-cause them na magutom. Actually, ito pong pangyayari to ay binigay na sa kanila ng warning ng Diyos. Kung sila po ay magiging disobedient, ay ito po ang mangyayari sa kanila. Sabi po sa Deuteronomy 28:49-52, "The Lord will bring a nation against you from far away, from the ends of the earth, like an eagle swooping down, a nation whose language you will not understand. They will lay siege to all the cities throughout your land until the high fortified walls in which you trust fall down. They will besiege all the cities throughout the land the Lord your God is giving you." So, itong bagay na pong ito na nangyari sa kanila, sila po ay nasakop o pinalibutan ng malaking problema, ay pwede mangyari sa atin kung tayo po ay hindi rin susunod sa Diyos, magiging disobedient tayo sa Diyos. Problema po ang darating sa atin. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami po. Ang problema po ay papalibot sa ating buhay. Yung sabi, "The fortitude family walls might fall down." No? Kahit matibay yung pamilya mo, mababagsak yan sa problema kapag hindi ka masunurin sa Diyos. So, ito pong mga bagay ito ay pwedeng mangyari sa atin kung tayo po ay disobedient sa Diyos. At hindi po natin gusto yon. Hindi natin gusto mangyari sa ating mga pamilya ang magkawatak-watak tayo. At isang bagay po ang pwede natin gawin para ma-avoid natin ang pangyayaring ito. Ang kailangan lang natin ay sumunod sa pinag-uutos ng ating Diyos. So, ang Israel nga po ay nakubkob na palibutan at sila po ay nagutom. So, kung makikita natin ang pamilya natin na nagugutom, ay mahirap na sa isang magulang. At ang mas mahirap po, ang makita mo anak mo ay kinakain ng ibang tao. No? Napakalungkot po nung pangyayaring yon. Pero ang Diyos po ay binigyan na sila ng warning na huwag silang susuway sa kanyang mga pinag-uutos. At sinabi niya, kung kayo susuway, mangyayari sa inyo to. Hindi lang sila nakinig. Sabi po sa Deuteronomy 28:53-57. No, pinakita po doon ng mga tao ay mawawalan talaga ng puso, no? At babasahin ko lang po sa inyo ang isang verse, sabi po sa 53. "Because of the suffering that your enemy will inflict on you during the siege, you will eat the fruit of the womb, the flesh of the sons and daughters of the Lord your God has given you." So, yun naman pa, napakalinaw po ng sinabi ng Diyos na kapag kayo disobedient, talagang yung mga anak nyo ay kakainin nyo. No? Yung mga binigay sa inyo ng Diyos ay kakainin nyo yung anak nyo. Yan. So, yung Israel po sa pamumuno ni King Joram ay
hindi sumunod sa Diyos. Kung binigyan niya lang ng importansya ang pagbabasa ng Biblia, sana po ay nalaman ito ng mga tao at nasunod. Eh, hindi po nangyari. Kaya, kapahamakan po ang nangyari sa kanila. So, hindi po natin gusto ang mangyari ito sa ating mga buhay. Ay, hindi natin gusto na ang galit ng Diyos ay mapasa atin. Ang gusto natin, blessing ang matanggap natin. Kaya, isa lang po ang dapat natin gawin para ma-receive natin yung blessing ng Diyos. Tayo po ay sumunod sa kanyang pinag-uutos. So, si King Joram nga po ay nag-worship sa mga gintong baka na ginawa ni Jeroboam, no? At ito po ay napakalinaw na disobedience sa harap ng Diyos. At kung meron pong pagsuway, ay naroon din po ang parusa ng Diyos. So, kahit na po itong si Jeroboam ay naghihirap ng panahon na yon, hindi lang dahil sa kagutuman, siya rin po ay naghihirap sa kanyang kalooban, sa mga nangyayari sa kanyang mga tao. Biro nyo, mga tao, kinakain na ng buhay ang kapwa nila tao. So, talaga ang dalangin niya na lang, sana ay niluluto man lang nila yung mga batang yun, no? Ni Joram, no? So, yung mga hindi magagandang bagay niya na yon ay ang ginawa niya, sinisi niya kay Elisha. Siguro sa tingin niya na itong si Elisha ay kayang pahintuin yung pagsakop sa kanila at yung gutom na nangyayari sa kanila sa pamamagitan lang ng isang panalangin nitong si Elisha. Pero hindi ginawa nga ni Elisha kaya siya nagagalit, no? O, sinisi niya yung tao ng Diyos na ang ginagawa lang naman ni Elisha ay pagsunod sa Diyos. At so, sa pagiging ano niya, masunurin na makikita lang naman natin na ang Diyos ay nagpapala dito kay si Elisha, no? Mga nakaraang Sabat, napag-aralan natin kung paano ang mirakulo ng Diyos ay binigay kay Elisha, pinagamit kay Elisha sa maraming pagkakataon, ha? Kung paano yung mga ang Diyos ay nag-provide kay Elisha at sa mga company of prophets sa kanilang mga pangangailangan. So, yung provision ay galing sa Diyos. Si King Joram naman po ay sana na realize niya na itong si Elisha ay walang part sa mga nangyayari sa Israel. Dapat na isip niya na ang kanyang pag disobedient o pagsuway sa utos ng Diyos ang nagdala ng paghihirap sa kanilang bayan. So, ang second nating lesson ay kapag tayo nag-sumuway sa utos ng Diyos, we should stop blaming others, no? Huwag nating sisihin yung ibang tao. Sa alala ko po tuloy nung hinarap ng Diyos itong si Adan, no? Sabi, bakit mo kinakain yung prutas na yan? Sinisi niya si Eva. Nung tinanong mo si Eva, sinisi niya yung ahas. Kung bakit? Nung tinanong ahas, wala na siya masisi. Hindi naman tinanong ahas, no? So, ang tao po ay gustong-gustong manisi ng ibang tao sa kanilang mga pagkakamali. Hindi nila gustong tanggapin ang kanilang mga pagkakamali sa buhay. So, kung hindi natin maiisip na tayo po ay nagkakamali, hindi tayo matutuwid. Ang sabi nga nila ng karamihan ng tao, kapag may tinuturo tayo, pinopoint tayo ng daliri natin, yung apat na daliri ang tumuturo sa atin. No? Ayan, kitang-kita nyo naman. So by command responsibility, yung may doctrine raw pong ganun, yung head o yung leader ay responsible sa mga mali o ng kanyang mga subordinates, no? So kung ano man ang nangyari sa Israel, good or bad, nanalo man sila o natalo, ang credit po ay
sa belongs to the king, no? So itong matinding nangyayari sa kanila ay nararanasin nila ay mabibigay nating credit sa hari. Wala nang iba. Si King Jerome po, hindi niya na kailangan tumingin pa sa kaliwa o sa kanan para manisi, no, ng ibang tao. At most of the time, kagaya tayo ni Joram, no, lagi tayo naninisi ng ibang tao. Naalala ko na lang tong si Pilato, no, kung saan nung binigay niya yung ang Panginoon Jesus sa mga tao, bahala na kayo dyan, naghugas kamay pa siya, no. Sabi po sa Philippians 2:3, in humility consider others better than yourselves. Whenever we practice this verse to our lives, walang place sa ating mga puso na manisi sa ibang tao. Kasi sa tingin natin eh, mas mabuti yung ibang tao sa atin eh, no? So hindi natin dapat sila sisihin. So napakagandang prinsipyo ito na dapat natin i-consider na mas mabuti o mas magaling ang ibang tao sa atin. So may isang paraan para ma-prevent natin ang o maiwasan natin ang paninisi ng ibang tao. Dapat tayong lumakad ng matuwid. So sa maingat nating pagsunod ng mga pinag-uutos ng Diyos, kanyang utas, kanyang kautusan, magiging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Blameless, holy in God's eyes. So marireceive natin ang blessing lamang ng Diyos at hindi pagsumpa niya o parusa. Ang alam naman natin na ang Diyos ay napli-please o natutuwa sa kung sino man ang sumusunod sa kanyang kalooban. So, instead na i-blame natin yung ibang tao sa mga masasamang bagay na nangyari sa atin, humingi na lang tayo ng tawad sa Diyos. Sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Ang last lesson po natin sa ngayon ay don't doubt God's word, no? Huwag nating ano yung doubt? Pagdudahan ng Diyos, no? Sa sa galit nitong haring to ay nagpadala siya ng officer na para putulin ng ulo nitong si Elisha. Kaya naman itong officer nito nung dumating sa harap ni Elisha, sabi sa chapter 7 verse 1, Elisha said, "Hear the word of the Lord. This is what the Lord says. About this time tomorrow, a sea of the finest flour will sell for a shekel and 2 sea for barley for a shekel and at the gate of Samaria." Ibig sabihin lang po ay magiging mura nga yung mga pamili, mga papamili mo kinabukasan. Sinabi na ni Elisha na kung ano yung sinasabi niya ay galing sa Panginoon. Pero itong officer nito ay hindi pa rin naniwala. Nagduda pa rin siya. Pinagdudahan, hindi niya pinagdudahan si Elisha, kundi ang Diyos mismo ang pinagdudahan niya, no? Pinagdudahan niya ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya sa verse 2, "The officer on whose arm the king was leaning said to the man of God, 'Look, even if the Lord should open the floodgates of the heaven, could this happen?'" Mangyayari ba yung kahit buksan ng Diyos yan? Yung floodgates of heaven, hindi mangyayari yan, no? So, siguro itong officer ito ay napakalimutan na yung mga, yung kailan lang na nangyari, no? Binulag ng Diyos yung daan-daang mga Syrian soldiers. At binalik din naman ng kanilang paningin, no? Nang ganun-ganun na lang. Siguro itong officer nito nakalimutan din kung paano niya paano pinagaling ng Diyos kahit ang ketong nitong sinaaman. Sigurado naman tayo na ang istorya ng pagpapagaling kay Naaman ay kumalit sa buong Israel. So itong officer na to ay nakalimutan kung paano ang Diyos ay kumilos nung meron silang digmaan sa Moabites, no? Naalala niyo po ba 'yon? Tatlo silang hari nagkaisa para labanan ng Moabites at sila ay nauhaw, pero ang Diyos nag-provide ng tubig. Tapos yung mga Moabites, kala nila yung
yung umagos na tubig sa ilog, eh kala nila mga dugo. Sabi nila, patay na, nagpataya na itong mga kalaban natin. Kunin na lang natin yung mga makukuha natin, yung malulut natin. Pero pagdating nila roon, buhay pa ang mga Israelita at sila ay pinatay. Ganun ang pagkilos ng Diyos na baka makapangyarihan. Ito po yung mga ilan sa mga recent na incidents na nagpakita ang Diyos ng kanyang kapangyarihan. Ito po yung mga ilang mga pangyayari na ang Diyos ay nagpakita na siya ay buhay na Diyos na pinaglilingkuran nitong si Elijah. Siguro itong officer na to ay may short term memory loss, no? Madali siyang makalimot, no? So most of the time, kagaya tayo nitong officer na to, meron tayong short term memory loss disorder, no? Madali tayong makalimot din. At madali nating nakakalimutan yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Nakakalimutan natin na kung paano ang Diyos ay nagpagaling sa atin nung mga nakaraang panahon. Napakalimutan natin na ang Diyos ay nag-provide sa ating mga pangailangan. Madalas nakakalimutan natin na ang Diyos ay nag-iingat sa atin. So, itong pagiging makakalimutin ay isang palatandaan. Palatandaan po ito na hindi natin kilala ang Diyos. Hindi natin kilala ang Diyos, kaya hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin sa atin. Nakalimutan na natin ng Diyos nga, eh kahit ang kanyang buktog na anak ay pinagkaloob sa atin, eh yung pang mga bagay-bagay na nangyayari sa atin ay nakalimutan natin, at tayo po ay nagduda na sa mga salita ng Diyos. So ito po ay palatandaan na napakaliit ng ating pananampalataya. Kailangan po natin i-practice ang ating pananampalataya. Sundin po natin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang pinag-utos. I-claim po natin ang kanyang mga pangako at paniwalaan natin na ang Diyos ay may kayang gawin ang mga bagay-bagay sa ating buhay, at tayo po ay lagi magpasalamat sa kanya. Kung tayo po ay tunay na nananampalataya sa Diyos, ipakita natin ito sa ating buhay. Naalala ko po yung isang kwento na nangyari sa isang circus show. After po nilang nakakita ng mga isang stunt, after mga stunts, nakita nila kung paano itinim ng performers yung mga lions na napakalaki at yung breathtaking na flying trapeze. Eh, bigla na lang nagpailaw to ng flashlight at sabi ng performer, sa mga tao, naniniwala ba kayo na kaya kong lumakad sa ilaw ng flashlight na ito? So, nagsigawan ng mga tao, ako naniniwala kami, ganoon. Sabi ng performer, sino gusto mag-volunteer at lumakad na kasama ko sa ilaw ng flashlight na to? At nagkaroon ng katahimikan at walang gustong sumunod, no? At maniwala at sa taong 'yon. So, yung paglakad ng taong 'yon sa ilaw ng flashlight ay talagang impossible. Pero sa Diyos, ang lahat po ay posible. Kadalasan, kagaya tayo ng mga audiences o yung mga nakikinig na yon, na tayo po ay naniniwala lang tayo sa salita pero hindi sa gawa. Sabi, ang pananampalataya raw na walang gawa ay patay. So, kailangan po nating gawin, gumawa. So, kailangan nating gawin po ay manampalataya tayo sa Diyos, sa kanyang salita, at ipakita natin, gawin natin, at huwag tayong magduda sa anumang kanyang sinasabi. Yung officer na to ay nagduda sa kapangyarihan ng Diyos, at nangyari nga na hindi niya naman lamang natikman ang blessing ng Diyos. In the same way po, tayo rin po ay mamimiss natin ang blessing ng Diyos kung tayo po ay magdududa sa kanya. Hindi natin ma-experience ang kanyang mga merakulo kung hindi tayo magtitiwala sa kanyang mga pangako. So, meron po tayong tatlong characters
sa ating istorya, si King Joram na hindi masunurin sa Diyos. Kaya naman siya at ang buong Israel ay naparusahan ang kanyang kasalanan ang nagkawa sa kanya para manisin ng ibang tao sa lalo na sa matapat sa Diyos, no? So ito namang officer na to na nagduda sa kapangyarihan ng Diyos at na-miss niya yung blessing ng Diyos. At lastly po si Elisha. Dapat po tayong maging kagaya ni Elisha na kahit sa kalagitnaan ng trouble ng problema, siya po ay kalmado. At alam na alam niya na ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. At napatunayan niya na po ito sa maraming pagkakataon sa kanyang buhay. Kaya hindi naman po siya nagduda o nawalan ng tiwala sa Diyos. Tayo po, gano'n natin kakilala ang Diyos? Pagkakilala po natin sa Diyos ang magde-determine kung kanong kalaki rin ang ating pananampalataya sa Kanya. So, para ma-experience po natin ang mirakulo ng Diyos sa ating mong buhay, dapat lang po nang gawin natin ay magtiwala, sumunod, at huwag tayo magduda sa Kanyang mga salita. Delightful Sabbath po sa lahat.